Pumasok na balita kaninang alas 7 ng umaga. Hindi basta-basta hahayaan ng Pilipinas na maglagay ng bombers ang China sa West Philippine Sea. Sa katunayan, sinisiguro ng Department of Foreign Affairs na gagawa sila ng diplomatic action para matugunan ang tumitinding tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kung ano pa ang mga aksyong gagawin ng Pilipinas, alamin natin sa report ni Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, anong klaseng diplomatic action ba ang target gawin ng DFA, Sherwin? Dennis, medyo matapang at medyo palaban na statement ang inilabas ng Department of Foreign Affairs kasunod ng paglanding ng bomber jet sa pinag-aagawang isla sa South China Sea. Sa isang statement na inilabas ng DFA ngayong umaga, sinabi ng ahensya na gumagawa ito ng mga hakbang at ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan ang mga development sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Gagawa umano ng appropriate diplomatic action ang DFA para protektahan ang kada pulgada ng teritoryo ng bansa laban sa hakbang ng China. Gayun din, binabalansin ito ang mga hakbang para patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan sa pinag-aagawang mga teritoryo sa karagatan. Hindi umano pakay ng gagawing diplomatic action ang eskalasyon ng anumang maaring likhaing tensyon sa pagtatanong ng bansa sa ginawang pagpapalipad ng bomber ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bagamat malawak na rin at maganda ang mga naging hakbang ng pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte, mananaig pa rin umano ang naging kautusan ng UNCLOS at ng mga umiiral na Code of Conducts sa South China Sea na nagtataguyod ng kapayapaan, kooperasyon at stabilidad sa karagatang sakop ng Pilipinas at ng China. Sa pagkakataong ito, magiging masusi ang anumang hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang anumang drawback at mga bagay na maaaring pagsisihan sa padalos-dalos na aksyon sa hinaharap. Bagamat mataas pa rin umano ang interes ng patriotismo at soberenya, lahat ng magiging hakbang ng Pilipinas ukol sa isyu ng West Philippine Sea at South China Sea ay nakasentro sa makabuluhang pagsusulong ng interes ng bansa sa naturang usapin. Para sa DZRH Network News, RH No. 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.